liquidate ka. Hello mga kapatid. Pakinggan niyo po ito ha. Hinahamon na ni Lolo Duterte si Speaker Martin Romualdez na magpa-audit sa COA ng mga pera sa ng mga nasa Kongreso, no? At ito ay tila upakan na to dahil sa pondo ng bayan, no? Syempre, kanya-kanya na ito ng kampihan, kanya-kanya na to ng katwiran. At kung magbabanatan sila, siguro wala tayong pakialam. Ang pakialam lang natin, e manatili tayong mamamayang simple na naghahabol sa mga perang nilulustay ng mga nakaupo sa gobyerno. Wala tayong itutulak kabigin dito kasi pareho sila ditong nagkasala sa pera natin. Pera din naman nila yan. Kaya lang, sumobra ang pakikialam. No? Alam nyo, ang dapat ditong magpakita ng katapatan, yung dalawang leader, presidente at vice president. Kung ang president at vice president ay nagkakasundo at marunong magdala ng gobyerno, tapat, malinis, at hindi magnanakaw o kurakot, ay sigurado lahat ng kasama nila dyan sa gobyerno. Magiging tapat din, hindi kurakot, hindi magnanakaw. Diba? Ganun po, so pakinggan nyo po ito sinasabi ni Lolo Duterte. Wait lang po. Okay, ha? Ito po, pakinggan nyo. Decision tayo, and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing in. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, inano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko... Eh na. Babanatan na sila sa pera. Tama ba?